yo, what's up mga kabutingting? Yan ah, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan ah, dito tayo ngayon sa Mantahan at meron tayo ditong pupuntahan na customer. So, samahan nyo ako mga kabutingting, tara, let's go! So, ayan mga kabutingting, dito tayo dadaan at habang ako ay naghahanap kanina ay meron akong isang lalaki na kapatid niya raw. Marami daw ang electric pa na sira. So yun ay ating pupuntahan. So dito tayo dadaan at samahan niyo ako hanggang dulo mga kabutingting. At kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, yan ah, baka pwedeng hilingin ko na yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify kapag meron akong mga bagong i-upload na video. Yan, mega love shout out sa ating mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-subaybay sa aking mga upload na video. Ma'am, repair, electric pan, washing. TV mo na. Ay, TV, hindi tayo marunong yan, ma'am. So, ayan, mega love shout out din sa aking mga kaibigan sa YT. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Yan, continue ko na lang itong video na ito, mga kabutingting. Pag nahanap ko na yung bahay na pupuntahan natin, pupuntahan ko pala. So, ayan, mga kabutingting, dito na tayo sa bahay na pupuntahan natin. At ayun yung tao yon, kinaway na ako. At ako naman ay nagtatanong lang kung saan ba yung pangalan ng Juliet. Yan. Good morning po, ma'am. Nag-vlog ra ba ko, ma'am? Okay ra, ma'am? Ipaari ko ni Luloy. So, ayan mga kabutingting, ha, ito na yung electric pan na gagawin natin at mayroon pa daw. Hindi ko alam kung ilang piraso ang ipapagawa at pasyensya na kung hindi ko mabidyohan yung mayari dahil ayaw niya daw magpabidyo-bidyo. So, umpisaan natin ito kaagad mga kabutingting. At disclaimer lang pala, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, lalabas lang tayo ng gamit. Labas na natin to lahat. Sana ba yung aking soldering lid. Okay. Para dire-diretso ang trabaho. Ano yan. So tayo ay sasaksak lang natin dito yung ating extension. Ayan. So ayan. Ito unahin natin yung galing sa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay gawa ng Korea. Tama, ma'am? Ayan, dito yung mayari sa tagiliran. Ito yung si ma'am, oh. TL ra to, ma'am. Paalang yan, ma'am. Paalang. So, ayusin ko lang yung aking tripod, mga kabutingting. So, ayan, mga kabutingting. Kunin lang natin itong tester natin at para matester natin yung anong problema nito. Yan, naka-oil yan. Kita ba? Hindi pala kita. Buhang katinga. Yan. Baba lang natin yung ating tripod. Yan. Ano yan? Yan. Stir lang natin. Yan, lagay na re-reading. Timer yata ito. Pindutin lang natin ng pindutin dahil hindi natin mababasa yan dahil wala tayong re-reading yan. Nakikita nyo? Hirap naman ito hawakan. Bilog kasi. Number 2. Number 3. On lang natin yung timer. Para yatang sira yung timer ah. Dito tayo sa swing.
ano ba to? Swing ba to? O ano ba to? Wala tayong nare-reading. So ito yung ating bubuksan. Tingin ko ay sira yung kanyang timer. Sana timer lang ang problema nito para mabilis lang. Ay, tatanggalin pala muna natin ito para hindi magasgasan. Yan, tanggalin lang natin itong tornilyo. Tapos tanggalin natin yung screen. Pangharap na screen. Medyo maganit. Yan, maganit to mga kabutingting, maganit. Nay! Okay ko ba dito, Nay? Yan, ito ay maganit. Pero hindi tayo uuna dyan. Tignan muna natin yung kanyang timer. Tingin ko timer kasi ay parang sira. Sira kasi ang timer. Pwedeng pawalang kontak. Kaya wala tayong nare-reading sa ating tester. So tanggalin lang natin lahat ng tornilyo. At ipopost ko na muna para hindi ito hahaba video natin. So ayan na mga kabutingting, nabuksan na natin. So testerin lang natin yung kanyang timer. At ito kasi ay mayroon siyang timer. Ito ba ay okay? Ayan, testerin lang natin. Ayan, wala tayong nare-reading kung nakikita nyo sa kanyang timer. So pwede itong may problema ang timer nito. Try lang natin ito erekta. Ayan, erekta natin muna ha. Ayan, tapos kunin lang natin yung kanyang power cord. Kunin natin yung tester dyan. Tapos pindutin ko lang dito sa, ayan, parang pindut na pala, naka number 3 na. Ayan, tester lang natin. Ayun, mayroon na. So ibig sabihin may problema yung timer. At uulitin natin, yung tinanggal ko yung kanyang ito, yung nakakunik sa kanyang timer, kung dalawa na wire na ito, yung kulay asol sa kulay black. So testerin natin. Kung nakikita nyo ay gumagalaw naman, testerin lang natin. Ayan o, wala tayong nare-reading sa ating tester. At para walang daya, naka zero naman yan, ikutin natin papunta kanyan. Ayan, naka ikot na. So testerin natin ulit. Ayan o, wala talaga tayong nare-reading sa kanyang timer dahil wala, hindi nagbabaser. So ang gagawin lang natin dyan, simple lang, hindi na natin ipapadaan ito sa timer. Puputulin na natin yan dyan. Yung timer na yan ay simple yan. Balatan lang natin yung kanyang wire. Tapos pagsama lang natin yan. Kuha muna ako ng ano, close-in wire connector. Ayan, lalagyan natin ang close-in wire connector. Pwede namang electrical tape kung wala kayong electrical tape. Ako naman ay meron akong available na close-in wire connector. So close-in wire ang aking ginamit. So sunod lang natin gagawin, ulitin lang natin para tayo ay nakasigurado na okay yung motor. Ayan o, meron tayong nare-reading na 334 ohms. Pindutin lang natin dito sa number 1 dahil naka number 3 yun. Ayan, dapat itong number 1 na ito ay mataas to. Tingnan natin. Ayan, meron tayong nare-reading na 499. Number 2,
Ayan, dito. Mababa ito dapat. Ayan, okay ang motor nito. Ang problema lang nito ay itong kanyang timer at saka yung maganet. Dahil ang bushing nito, mga kabutingting, ay iba. Ewan ko lang kung kaparehas ba ang bushing nito sa atin. So, ito ay aking tatakpan lang. Ayan. At yung pagtakip nito, hindi ko na rin ipapakita para ito ay kahit papano ay hindi masyadong mahaba itong video na ito dahil gusto ko kasi na bibidyohan lahat dahil buhay naman ako ito, mga kabutingting. So ayan, stipot lang muna kayo dyan. So ayan, natakpan ko na, mga kabutingting. So sunod lang natin gagawin ito ay babaklasin natin lahat ito dahil ito ay maganit. Ayan o, para nag-start up. Ayan, tanggalin lang natin lahat ng tornilyo. So dito, mga kabutingting, ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa mga tornilyo. At para yan ay ating mabaklas. Purpose naman natin yan kung bakit natin babaklasin ito, mga kabutingting, or binaklas ko ito dahil gusto kong masilip yung bushing kung okay ba, at the same time ay malagyan ko rin ng langis yung kanyang foam. At mayroon lang din akong gustong i-shout out. Yan, Mega Mega Love shout out, Leotic TV, Rini Salimbot, Carding Repair ng Kamiling Tarlac, Ray Francisco, Manny Cabadin, Ray Maglalang ng Tondo, Jaime Domingo, Ark Jimenez ng Poblacion, Alicia Bohol. Yan, Mega Mega Love shout out po sa inyong lahat. Yan, ito ay tanggalin muna natin yung kanyang stopper. Yan, dito ay ating lilihain lang. At purpose naman yan kung bakit ko siya niliha, yan ay hindi mo kasi pwedeng hugutin. Baka mamaya ay okay pa ang bushing, so magasgasan. Yan. Yung panlikod nito ang nag-stack up, mga kabutingting. Tanggalin muna natin to. Hirap ah. Huwag na lang. Mamaya madisgrasya pa. Hirap naman itong pagbuwang na to. Putulin muna natin tong cable tie. Hindi mahila eh. So yung panlikod nito ang nag-stack up, mga kabutingting. So ito ay ating titignan kung okay ba ang bushing nito or nag-stack up lang. Ang kinalawang. Yan, napaka-kinis pa ng ihi nito. So ito ay makalinis lang ito. At sisilipin muna natin yung kanyang bushing. So yan, okay pa bushing nito, mga kabutingting, linis lang to. Yan, ito yung ating lilihain yung kanyang shafting para malinis. Gamit lang tayo ng liha na hindi masyadong magaspang. At tatanggalin muna natin itong spacer. Kaso napakatigas. Ano pa ko kay manutong bilibol? Yan, iba ang bushing na gamit nito, mga kabutingting. Bahagyang malaki ang butas nito na ginagamit sa bushing. Ayan. So ito yung ating lilihain lang. At dapat sa paglihan nito, mga kabutingting, ay nakaganito. Hindi pa ganyan kasi lalo lang lalalim kung mayroon siyang grove. Malalaman nyo naman kung sira ang bushing mamaya. Lilihain muna natin. Yan, kung nakikita nyo, mga kabutingting, ay wala siyang halos groove yung kanyang shafting. Kung nakikita nyo, napakakinis pa nyan. At isa pang palatandaan na sira ang bushing dito, mayroon yan, mayroon siya ditong mga
gas-gas. Kasi kung may tama ang busing or maluwag na, tatama kasi itong rotor naman dito sa iskanyang dito, sa pinakabakal nitong winding. So dyan yun tatama. Kaya yan yung mga palatandaan kung sira ba ang busing. Ito ay walang gas-gas. Pero mayroon pang isang palatandaan, mga kabutingting, na hindi talaga sira ang busing sa pag-andar. Kasi yung pag-andar noon, pag nag-andar ay hindi siya uukong. So isa pa yun sa mga paraan para matukoy mo ang busing na siya ay okay. So ito ay ating lalangisan lang yung kanyang foam. So yan. Tapos ganun din dito sa kabila. Langisan din natin. Yan. Tapos lalangisan din natin yung kanyang shafting. Tapos salpak na natin. Yan. Tapos assemble na natin ito. Ang naging problema lang nito ay nag-stack up tsaka yung kanyang yung kanyang timer. Yun lang naging problema nito. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagbalik sa mga tornilyo at ganun din yung pagbalik sa kanyang stopper sa hélice. Yan, kung nakikita nyo, napakalambot na. I-align lang natin ito ng bahagya. Magamit lang tayo ng martilyo o kahit anumang bagay na matigas. So, pukpukin mo lang dito. At siyempre, dahan-dahan lang. Para ma-align yung kanyang busing at lalong lalambot yung kanyang ihi pag ikutin. Katulad nito, oh. Diba? So, yun lang ang problema. Simbol na natin ito at meron na para tayo ay hindi na masisiro dahil meron na tayong buhay na mano. Yan, dito sa pag-asimbol mga kabutingting ay fast forward lang natin. Yan. Try muna natin yan na yan ating pandarin. Ayan ba ay okay na. Kukuha lang tayo ng palatandaan. Ayan ay gumana na. Kukuha lang muna ako ng wire at itatali ko dito sa shafting para makita nyo na ito ay gumagana na. So yan, ito na yung wire. So ito ating tatalian lang para makita nyo na ayan ay gumagana na. Tapos pipindutin lang natin dito sa number 1. Ay yung timer niya wala na yan. So saksak lang natin dito. Dito yung power cord sa aking extension dahil nakapindot na sa number 1 yan. Aandar na ito kagad pag ito ay aking isasaksak. So yan, napakaingay dahil tumatama sa karton. So angat lang natin ng konti at hindi pala kita buwang katinga. Ayan, saksak ko lang dito yung ulit yung power cord. Ayan, kung nakikita nyo ay gumagana na. So tanggalin lang natin ito. Tapos assemble natin lahat ito dahil yun lang naman ang nagiging problema. So dito mga kabutingting ay yung pag-assemble ay fast forward lang natin at nang hindi masyadong humaba itong video natin.
Yan. So ito ay ating sasaksak na. Saksak-sak, isasaksak ko lang dito at tignan nyo dahil naka number 1 naman yan kung iikot ba siya kagad. Yan, saksak ko lang. Ayan, ikot na. Number 1 pa lang yan mga kabutingting. Tapos lagay natin sa number 2 at nagsiswing din siya. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos lagay natin sa number 3. Medyo lamang yata yung pag-swing dito. So ito ay ating steady lang. Yan, steady. Tapos gaganyanahin mo lang yan siya dahil meron yan siyang bulitas doon sa leeg. Tapos swing natin. At tanong natin dito sa shout out kay kuya kung mabilis na ba. Anak ka ni, okay. Anak ka ni ma'am? Kuan, ganan. Ah, pag umangkon, ah, pamangkin pala ng mayari ito, mga kabutingting si Kuya. Anong pangalan nila, Kuya? Mark. Yan, shout out sa'yo, Kuya. So, meron na tayong isa. At tatanungin pala natin si Kuya kung ito ba ay mabilis pa. Mabilis pa ba, Kuya? Oo, okay pa. Oo, oh, okay pa daw. Kaya ibig sabihin ay okay pa yung kapasitor niyan, mga kabutingting. Dahil yung ginamit na kapasitor niyan, kung hindi ako nagkakamali, dahil hindi ko naman ito pinag-aralan, Mylar kapasitor yata ang tawag doon. So, dyan na muna yan at para matesting yan. So, pinaka-problema nyan ay yung kanyang timer at saka nag-stack up lang. So, dito naman tayo sa stand pa na Eurotex. Bababa lang natin ito. Yan, para makita nyo. Huwag na natin itong testerin. Yan, ayan ay naka number 1. Base kasi sa sinabi sa akin ni ma'am kanina, ito daw ay umandar kaso mabagal daw. So ayan ay naka number 1 ha. So ngayon ay sasaksak lang natin yung power cord. Ayan, kung nakikita nyo, umiikot naman siya pero napakabagal. Lagay natin sa number 2. Number ay nakapatay na tuloy, 0. Ayan, ayan yung number 3. Ayan ang naka number 3 na yan. Pero ayan ay napakabagal o halos ayaw umiikot pero gumagalaw. So, ibig sabihin, ayan ay may power. So, ito ay aking ibababa lang. At para dito na rin sa baba, ito titirahin. So, ayan, nasa baba na. So, ito itatanggalin lang natin yung screen. Tapos, ikot lang natin yung ilisi. Ayan, medyo hindi naman siya ganun ka mga kabutingting, ka tawag niyan, tigas ba, ikutin. Ayan, oh, kung nakikita nyo, o pwede yung problema nito ay kanyang kapasitor. So hindi ko muna ito gagalawin at papalitan lang muna natin ito ng kapasitor. So para mapalitan natin ito ng kapasitor, so ito ay ating kakalasin. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa tornilyo at ganun din yung sa knob at saka sa switch handle. At ito mga kabutingting ay mayroon lang gumawa, ayan o. Yan, kung nakikita nyo, pero ito ay hindi ko gawa. Ayan. So ito ay ating papalitan lang yung kanyang kapasitor. Ayan. Ayan, tatanggalin lang natin itong isang tornilyo na ito. Medyo hindi maganda itong motor na ito, pero tansyo naman ito. Yan, puputulin lang natin ito at hindi ko isasagad para ito ay aking matester din. Baka mamaya ito ay okay pa. So ibig sabihin, problema nito, motor. Yan, yan ay aking pinos muna mga kapatingting dahil napakaingay yung dumaan. Yan, nabibinta ng naglalako ng isda. So ito ay ating i-on lang at ilalagay natin ito sa capacitance. Yan, yan may nakalagay na NF. Para yung kapasitor na ito ay matester natin kung ito ba ay okay pa. Kasi kung okay pa ito, ibig sabihin, para sa akin, pag okay ito ay motor ang problema. Dahil hindi naman kaganon, kaganit yung kanyang LC. So ito'y ating testerin lang kung meron ba tayong, ayan, sira na ito dahil, you know, 705 nanofarad. At yung nakalagay dito ay 1.8 microfarad. So ang kakabit ko nito ay bababa siguro ako nito mga kabutingting dahil hindi ko ito susundin kasi nakalagay dito 1.8 microfarad
At kung babasihan ko naman yung kanyang stator ay napakanipis. Yan, kung nakikita nyo. At yung rewind nito ay kakaiba. So, ang lalagay ko lang nito na kapasitor ay 1.5 microfarad. So, kukuha lang muna ako ng kapasitor. So, ayan. Ito yung kapasitor na ikakabit natin. Ito ay 1.5 microfarad lang. Dahil sabi ko, 1.5 microfarad lang ilalagay ko nito. Dahil wala rin akong 1.8. Pero meron akong 2UF. Pero hindi ko ito susundin. Kaya 1.5 microfarad lang ilalagay ko nito. So, ito ay ating... Balatan lang natin yung dalawang wire. Yan. Kuha lang muna ako ng wire na panuklob dito, mga kaputingting. So ayan, ito na yung wire na isusuklob natin dito. Pero bago natin yan sukloban ay lalagyan muna natin yan ng soldering lead, yung dalawang wire na binalatan natin. Binalatan ko pala. Yan. Ito ay lalagyan lang natin ng soldering lead. Yan, shout out nga pala kay Hermes Suarez ng Sapang Bato, ang Hilly City. Yan, big love shout out sa iyo, sir. Yan. Tapos saka natin lalagyan itong wire ng ano. Purpose naman ito kung bakit ko nilalagyan. Dahil yung ginamit ko kasing kapasitor ay may terminal. Baka mamaya ay tumama dito sa kanyang housing. Itong terminal ay pwedeng makuryente yung mayari niyan. Kaya yan ay ano, para safety lang yung mayari. So nilalagyan ko ng ganyan. Pero nasa inyo naman kung gagayahin nyo yung aking diskarte. Ito naman ay kanya-kanyang pamamaraan lang. Yan ah, nahihinang na natin. Sunod, gaganito lang natin yan. Kung meron kayong shrinkable tube, pwedeng shrinkable tube ang ilalagay nyo dyan. So ayan ay hindi ko pa nilinis. At kapasitor lang yung aking pinalit mo na dyan or ginawa. So atras ko lang ito. At video itatayo lang natin yung aking tripod. At patayin muna natin ito. Tapos steady lang natin. Tapos kunin ko lang yung kanyang power cord. Tapos sasaksak ko lang dito. Ayan ay pinatay ko naman. So hindi pa under yan. So ayan, pihitin na natin. Hindi nakasaksak na yung power cord. So ayan, nakikita nyo ay gumagana na or mabilis. Ayan ay number 1 pa lang. Ayan ay number 2. Number 3. So ibig sabihin, kapasitor lang ang problema. Pero ayan, ito ay aking ayan. So pero ito ay aking lalangisan. At kailangan ko itong baklasin para malangisan din natin yung nasa yung kanyang foam. So iayos ko lang yung aking tripod at pag nag-edit ako nito ay papas-forward ko ito. Ayan, so ito yung ating babaklasin or babaklasin ko pala ito. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin at gaya nga ng sinabi ko, ito ay papas forward ko pag ito ay aking i-edit. Ang purpose lang naman kung bakit ko siya binaklas para ito ay malinis or masilip yung kanyang bushing na okay pa at the same time ay malagyan din ng langis yung kanyang foam. It's not a game, it's a rich thing. So dito mga kabutingting, kung nakikita nyo ay niliha ko yung ihi para paghugot ko ay hindi magasgasan yung kanyang bushing. Baka mamaya ay okay pa. Pero pinaka problema lang talaga nito mga kabutingting ay kapasitor lang at nilinis ko na rin yung kanyang ihi. Ganon din yung bushing at nilagyan ko rin siya ng langis yung kanyang foam. So ganun din dito mga kabutingting, sa pag-assemble or sa pagbalik ay fast forward ko lang din. Makikita nyo naman kung ano yung aking ginagawa.
DM sa Rich Team. So yan na mga kabutingting, na-assemble ko na. Yung problema lang nito mga kabutingting ay kapasitor lang, tapos nilinis ko na rin yung kanyang loob at sinilip ko yung kanyang bushing. Okay naman siya, walang gasgas, kaya yun ay aking nilinis na lang din. So sasaksak ko lang dito yung power cord. Yan, tapos switch lang natin sa number 1. So yan, kung nakikita nyo ay ikot na kagad. Yan, ito namang isa ay okay na rin yan. Pinatay ko lang dahil dalawa lang kasi yung aking available na sasaksakan, kaya pinatay ko. So ito ay okay na. Yan, number 3. At napakabilis pa nyan. At gusto ko lang ipakita sa inyo, baka isipin nyo ay huminto yung isa. Yan, saksak ko lang din ulit dito yung power cord. Yan, kasaksak na dito yung power cord. So pindutin lang natin. Okay, number 1. Okay na, ma'am. Oh. Ha? 2 na 3 na yan, ma'am. Patayin ko muna. Yan. Tapos lagayin natin sa number 1. Makita ng mayari. Dito mayari mga kabutingting. Ayan, si ma'am. Ayaw niya kasi ipakita yung mukha niya. Napakaganda naman ni ma'am. Eh bakit ayaw niya ano, ma'am? Ayaw niyo i-display yung mukha po. Yan. Okay na po, ma'am? Ha? Ah, okay na daw, sabi ni ma'am. Kaso ewan ko lang kung narinig nyo, ay napakahina ng boses ni ma'am. So, dito na ako. Mayroon pa ba, ma'am? Mayroon pa pala isa, mga kabutingting. Yun. Siguro yon ay hindi ko nabibidyohan. Ayun ay kukwento ko na lang kung ano yung problema niyan. Ayang brand niyan ay Camel. Tama ba, ma'am? Ayan, Camel. So, ayan, stipot lang muna kayo dyan. So, ayan, mga kabutingting, ha, tapos na yung Camel. Ang naging problema lang yan ay kapasitor lang din. At the same process lang din yung ginawa ko dito sa isang stand pa na Uretex pala. Ayan. So, ito, ang problema nito ay timer, tsaka nag-stack up. Yung dalawa na yan ay parehas lang ang problema, ha, kapasitor lang. At nilinis ko na yon at nilagyan ko na rin ng langis. Ganon din tong isang Uretex. So ito ay okay na lahat. Yan, tatry natin. Ayan. Yan, kung nakikita nyo ay maandar na lahat. Kaso yun, hindi natin mapapandar dahil dalawa lang yung available ko dito na saksakan. Pero yan ay okay na. Nakita nyo naman kanina. So dito ko na siguro tapusin ang video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito, mga kabutingting, pwede bang palike at pakishare at higit sa lahat. Kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na lang din yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Bye bye na po.